akong pelikula ay naganap sa isang dystopia na mundo kung saan ang bawat tao ay nagtataglay ng isang tiyak na frequency. Ang frequency ay tumutukoy sa kapalaran ng tao at tagumpay sa buhay. Ang mas mataas na frequency ay nangangahulugan ng mas magandang kapalaran ngunit mas kaunting damdamin. Nagsimula ang pelikula kung saan makikita natin ang ilang estudyante na nakatayo sa isang linya. Bawat isa ay may hawak na isang berdeng mansanas. Isa sa mga estudyanteng ito ay si Marie Curie Fortune, isang matalinong batang babae. Nilaglag ng estudyanteng nasa likod ang sariling mansanas at marahan niyang ibinalik ito sa may-ari. Ang eksena ay naputol at makikita ang mga mag-aaral na nakaupo sa kanilang mga mesa na naghahanda para sa isang pagsusulit habang ang kanilang guro ay nagbibigay sa kanila ng mga tagubilin at sinabi sa kanila na magsimula. Sa sandaling iyon, lahat ng mga mag-aaral ay nagsuot ng kani-kanilang blindfold at nagsimulang sagutan ang pagsusulit. Pagkatapos ng pagsusulit, isa-isang tinawag ng guro ang kanilang mga pangalan at ibinigay sa kanila ang resulta. Sa labas, pinag-uusapan ng mga mag-aaral ang resulta na kanilang nakuha. Ipinagmamalaki ni Marie ang kanyang score na 127 habang ang kanyang mga kaibigan ay nakatanggap ng mga marka na mas mababa kaysa sa kanya. Kasabay nun, ipinakilala ng isa sa mga mapagmataas na kaibigan ni Marie si Isaac Newton Mitchell na ipinakilala ang kanyang sarili kay Marie bilang Zack. Sinabi niya kay Marie na si Zack ay may frequency na -7. Gusto ng mayabang na kaibigan na magkakilala sila dahil sila ay may eksaktong magkasalungat na frequency, na napakataas at napakababa. Habang nagtititigan ang dalawa, biglang bumuhos ang ulan. Pagkatapos ay tinawag ng guro si Zack dahil dumating ang kanyang ina upang makausap ng guro. Lumalabas na ang mga taong may mataas na frequency at mga taong may mababang frequency ay hindi maaaring maglapit. Mula sa sandaling nakilala ni Zack si Marie hanggang sa oras na tinawag ng guro si Zack ay umabot ng eksaktong 1 minuto na nangangahulugang maaari lamang silang maglapit ng hindi hihigit sa 1 minuto. Ang mga magulang ni Marie ay nag-aalala na ang kanilang anak na babae ay hindi kailanman magiging katulad ng ibang mga bata dahil sa kanyang lubos na kawalan ng kakayahang maramdaman at maunawaan ang damdamin ng iba. Bumisita sila sa isa sa kanyang mga guro upang talakayin ang kanilang alalahanin. Nilinaw ng guro na dahil sa kanyang napakataas na frequency ay mas kaunti ang kanyang nararamdaman. Nang tanungin kung maaari siyang mamuhay ng normal tulad ng iba, sinabi ng guro na malabong mangyari yon. Fast forward sa hinaharap at makikita natin ang isang teenager na si Marie na nagpapakita ng kanyang proyekto para sa science sa parehong guro, si Miss Anderson. Ito ay isang device na maaaring suriin ang frequency ng 2 opposite sex na tao at sabihin kung sila ay compatible o hindi. Pinuri ng guro ang kanyang talino at sinabi na maaaring makatulong din ito sa mga tao na magkaroon ng mga kaibigan at dapat niyang subukang gamitin ito. Ito ay nagudyok kay Marie na magsagawa ng eksperimento upang malaman kung ang 2 tao na may magkaibang frequency ay maaaring magkaroon ng makabuluhang koneksyon o kung mayroong paraan upang baguhin ang kanilang frequency. Pumili siya ng 1 tao na may pinakamababang frequency para sa kanyang eksperimento, si Zack. Sa unang eksperimento, tinanong niya si Zack na mukhang nahihiya sa mga sagot. Nang ang orasan ay pumitik sa 60 seconds, nagsimulang mahulog ang mga bagahe mula sa eroplano patungo kay Zack at muntik na siyang matamaan. Ito ay isang patunay na totoo ang teorya na, ang 2 tao na may matinding magkasalungat na frequency ay hindi maaring manatiling magkasama ng higit sa 1 minuto. Dumating si Miss Anderson sa eksena at binalaan si Marie na hindi mababago ang frequency ng mga tao. Sa sumunod na eksperimento, kinausap niya si Zack ng eksaktong 1 minuto at isinulat ang lahat ng sinasabi nito sa kanya. Halata sa pag-uugali ni Zack na interesado siya kay Marie ngunit nahihiya siyang magtapat ng nararamdaman sa babae. Gayun din, sa bawat eksperimento, ang 2 ay naghihiwalay bago mag-1 minuto. Sa wakas, ipinagtapat ni Zack na mahal niya siya at tinanong siya kung ganoon din ang nararamdaman niya. Tumugon siya sa pagsasabing wala siyang kakayahang makaramdam ng anuman dahil sa kanyang kalagayan. Idinagdag pa niya na nagpapakita lamang siya ng emosyon upang magpanggap sa harap ng iba. Gayunpaman, layunin niya na balang araw ay makaramdam ng mga emosyon. Muling nag-fast forward ang eksena, sa panahon na ito, si Marie ay nasa hustong gulang na. Ipinapakita dito kung paano niya isinasagawa ang kanyang pang-araw-araw na pamumuhay na hindi kakikitaan ng anumang emosyon. Habang nagpapahinga siya sa bahay, dumating ang kanyang mga kaibigan at pamilya para sorpresahin siya ng isang birthday party. Mag-isa siyang nakaupo sa party hanggang sa nilapitan siya ni Zack,
Saglit silang nag-usap hanggang sa ipinaalala sa kanya ni Zack na lumampas na sa 60 segundo ang oras. Pagkatapos, sinabi ni Zack na nakahanap siya ng paraan upang matulungan siya at dahil doon ay pumayag si Marie na makipagkita sa kanya. Maya-maya, nagkita ang dalawa sa isang lugar. Inihayag ni Zack na siya ay tumagal ng higit sa 1 minuto nitong huli dahil nadagdagan niya ang kanyang sariling frequency. Pagkatapos ay sinabi niya kay Marie na mayroong isang paraan upang makakonekta siya sa ibang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapababa ng antas ng kanyang mga frequency. Ipinaliwanag ni Zack na nangangailangan ito ng pisikal na pakikipag-ugnayan. Sa una, si Marie ay nag-aalinlangan ngunit dahil sabik siyang makaranas ng ilang uri ng emosyon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa mesa at pagkatapos ay hinawakan ni Zack ang kanyang kamay. Si Marie ay lubos na nabigla, may nararamdaman siya ngunit hindi niya mailarawan dahil ngayon lang niya ito naramdaman sa buong buhay niya. Nagtataka sa nararamdaman, binitawan niya ang kamay ni Zack ngunit napagtanto niya na ang paghawak sa kanyang kamay ay nagbigay ng ginhawa sa kanya. Dahil higit pa sa itinakdang 60 segundo ang kanilang pag-uusap, nagsimulang maghimagsik ang kalikasan at si Marie, na nakaramdam ng labis-labis, ay biglang hinalikan si Zack. Muling pinutol ang eksena upang ipaliwanag ang pananaw ni Zack sa kwento. Bumalik ang eksena sa nakaraan, ang batang lalaki na naghulog ng mansanas sa panimula ng palabas ay si Zack at sa simula pa lang ay gusto na niya si Marie. Nang tawagin ng guro si Zack mula sa palaruan upang makipagkita sa kanyang ina, ito ay upang mapag-usapan nila ni Miss Anderson ang tungkol sa kapalaran ni Zack sa paaralan. Inirekomenda ng guro na ilipat si Zack sa ibang paaralan dahil masyadong mababa ang frequency niya at hinding-hindi siya makakasabay sa iba ngunit mariing tumanggi si Zack. Pagkatapos nun, pumunta si Zack sa bahay ni Theo, ang nag-iisang kaibigan niya. Pagdating niya sa bahay ay sinalubong siya ng ama ni Theo at ipinaliwanag sa kanya na mayroon siyang mga kasanayan na naiiba sa lahat dahil sa kanyang kakayahang gamitin ang imahinasyon. Ito ay napatunayan nang malaman nilang mahusay siya sa piano, dahil sa kanyang kakayahang makita ang mga progression ng piano. Sa tulong ni Theo, nalaman niyang hindi niya makakasama si Marie dahil ang isang taong may mataas na frequency at ang isang taong mababa ang frequency ay lumilikha ng magnetic field na nagtataboy sa isa't isa at nagdudulot ng pagkasira. Nag-fast forward ulit ang pelikula sa teenage years ni Zack kung saan siya, tulad ni Marie, ay nagtanghal ng kanyang proyekto para sa science fair. Nilapitan siya ni Marie at hiniling na makipagkita sa kanya pagkatapos ng klase. Magkaiba ang agenda nilang dalawa. Nais ni Marie na gamitin si Zack para sa kanyang eksperimento habang si Zack, na determinadong mapataas ang kanyang frequency, ay sinusubukan ang kanyang makakaya upang makipag-ugnayan kay Marie. Sa tulong ni Theo, gumamit si Zack ng magnet upang pansamantalang mapalakas ang kanyang frequency. Nag-eksperimento si Zack sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga substance bago makipagkita kay Marie upang malaman niya kung alin ang magkakaroon ng pinakakanais-nais na epekto. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakatulong dahil inamin ni Marie na wala siyang nararamdaman para kay Zack. Fast forward ulit kung saan nasa hustong gulang si Zack. Ipinahayag niya ang kanyang makabagong teorya na muling suriin ang konsepto ng mga frequency. Sinabi niya sa mga propesor na kahit na ang mga high frequency na tao ay maaaring makaranas ng emosyon kung naniniwala sila dito. Sa kasamaang palad, walang naniwala sa kanyang ideya. Muling nakipagkita si Zack kay Theo upang humanap ng paraan na mapataas ang kanyang frequency. Nag-eksperimento sila ng iba't ibang compounds at napagtanto nila na ang mga partikular na sound wave ay maaaring magpalakas ng frequency sa maikling panahon. Upang subukan ang teoryang ito, siya ay ipinadala ni Theo upang makipagkita kay Marie sa kanyang kaarawan. Bago umalis, binigyan siya ni Theo ng device na may mga code na salita para i-activate ang sound waves. Ito ang dahilan kung bakit lumagpas sila ng 60 segundo na magkasama. Sa kanilang pag-uusap, nakasuot din siya ng mikropono kung saan naririnig niya si Theo na nagbibigay sa kanya ng mga bagong code. Ang lahat ay bumalik sa kasalukuyan kung saan naghalikan silang dalawa. Ang intimacy ay mayroong epekto na pagbabawas ng frequency ni Marie at pumipigil sa paghihimagsik ng kalikasan. Pagkatapos nun, ang dalawa ay nagkainitan sa unang pagkakataon. Sa mga sandaling ito, patuloy na ginagamit ni Zack ang mga lihim na salita galing sa kanyang device na nagpapahaba ng oras upang makasama niya si Marie. Nagsimula silang gumugol ng mas maraming oras na magkasama. Sa mga oras na magkasama sila, naranasan ni Marie ang ilang mga pag-atake ng kamalasan tulad ng hindi siya umabot sa tren. Ito ay isang malinaw na senyales na ang kanyang frequency ay bumababa.
Pagkatapos ay gumawa siya ng isang matapang na desisyon at isinama niya si Zach upang bisitahin ang kanyang mga magulang. Ang mga magulang ni Marie ay parehong high frequency na tulad niya. Kaya nag-aalala sila na ang isang tulad ni Zach ay nakapasok sa kanilang bahay na ang hindi pagkakatugma ng frequency ay magdudulot ng paghihimagsik ng kalikasan. Ngunit tiniyak ni Marie na hindi ito mangyayari at pagkatapos ay naghapunan ang buong pamilya ng sama-sama. Sa mesa, ipinaliwanag ni Zach sa ama ni Marie kung paano gumagana ang konsepto na pagtutugma ng mga frequency. Ipinaliwanag niya na ang kalikasan ay palaging naghahanap ng balanse upang ang mga high frequency at low frequency na mga tao ay magkasama at ang low frequency na individual ay makakatanggap ng ilan sa enerhiya ng high frequency na individual. Ito ay magdudulot ng pagkakapareho at lahat ay maaaring magkapantay-pantay. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang device sa ama ni Marie at ipinaliwanag kung paano ito gumagana. Ito ay nag-aalis ng hindi pagkakatugma ng frequency sa pagitan ng mga tao sa paligid at nagpapakita ng dalawang pantig na salita na makakatulong na balansehin ang frequency. Tuwang-tuwa ang ama ni Marie nang marinig ang tungkol sa device na maaaring gamitin para sa wakas ay makapamuhay ng normal ang bawat tao. Naniniwala siya na ang device ay makakatulong upang mawalan ng saysay ang konsepto ng mataas at mababang frequency, kaya mabibigyan ng hustisya ang lahat. Ang ama ni Marie ay lubos na kumpiyansa sa ideya ng pangkalahatang balanse kung kaya't bumuo siya ng grupo ng mga mananaliksik upang pahusayin ang paggana ng device. Ang grupo ay binubuo ng ilan sa mga dating kaeskwela ni Zach. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan nila ang isang kakaibang side effect. Kapag humiling ang sino man na gawin ang kahit anong bagay pagkatapos bigkasin ang code words na dalawang pantig ay gagawin ito ng makakarinig kahit ayaw nila. Habang sinusubukan ng ama ni Zach at Marie kung paano maayos ang glitch, napagtanto ni Marie na noong pumunta si Zach sa kanyang kaarawan, gumamit siya ng maingat na piniling mga salita upang bawasan ang kanyang frequency. Pagkatapos, sa pamamagitan ng code words at isang simpleng kahilingan, hindi niya namamalayan na pinilit niya itong umibig sa kanya. Galit na galit ang ama ni Marie kay Zach dahil sa pagmamanipula niya sa kanyang anak. Bilang tugon, sinabi ni Zach na wala siyang alam sa side effect at ang lahat ng ito ay misunderstanding. Dahil sa nangyari, pinadisband ng ama ni Marie ang grupo at pinapirma ang lahat ng isang kontrata para ihinto ang pag-e-eksperimento sa device. Pinagbawalan din niya si Zach na makita muli si Marie. Isang araw, pagbalik ni Zach sa kanyang silid, nakita ni Zach ang ilang lalaki na nasa loob. Sinabi ng isa sa mga lalaki na sila ay mula sa gobyerno. Meron din siyang device na katulad ng inimbento ni Zach. Tatlong tanong ang tinanong ng lalaki kay Zach at tanging tango lang ang naisagot niya. Napagtanto ni Zach na ang mga tanong na itinanong ng lalaki ay binigkas na may kasamang code upang masiguro nilang nagsasabi siya ng totoo. Hindi nauunawaan ni Zach kung paano iyon naging posible dahil walang ibang nakakaalam sa research na ginagawa nila tungkol sa kanyang device. Pagkatapos ay inalok ng lalaki si Zach ng trabaho at pumayag naman siya. Matapos marating ni Zach ang lihim na lugar, ipinaliwanag ng lalaki na ang gobyerno ay bumuo ng isang lihim na grupo. Binigyang diin niya na kailangang e-neutralize ng grupo ang panganib, na kilala bilang manual, ito ay ang code words na makikita sa device. Kasama sa miyembro ang itinatag na grupo ng ama ni Marie dahil sila lang ang nakakaalam kung paano ito gumagana. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ng ahente ng gobyerno ang kwento kung paano lumitaw ang teknolohiyang ito ng ilang beses sa nakaraan at nagdulot ng matinding pinsala ngunit laging itinatago sa publiko upang mapanatili ang balanse at kapayapaan. Alam niyang hindi maiiwasang matuklasan itong muli at muli, kailangan nila itong panatilihing lihim. Sa mga sumunod na araw, ang grupo ay nagtrabaho ng buong sikap, sinusubukang malaman kung paano masosolusyonan ang problemang ito. Lahat sila ay nagbigay ng kanilang mga ideya, mungkahi, at mathematical models upang lutasin ito ngunit hindi sila nagtagumpay. Samantala, malamig pa rin ang pakikitungo ng ama ni Marie kay Zach. Pagkatapos ay iminungkahi ni Zach na gumawa ng isang anti-manual, isa na may depekto upang mabahiran ang pangunawa nito sa publiko at ang mga tao ay malamang na hindi ito gagamitin ng madalas. Gayun din, napagtanto niya mula sa kanyang pag-aaral ng mga pattern, dapat mayroong ilang mga antidote na salita upang mapawalang bisa ang masamang epekto ng mga salita. Lahat sila ay nagkasundo na subukan ang teoryang ito. Sa huli ay nakagawa sila ng mga salita na hindi nasasangkot sa nakakapinsalang utos ngunit maaari lamang gamitin ng isang beses bawat oras. Ang opisyal ng gobyerno ay hindi nalulugod na palitan ang salita na nagdudulot ng pagkawasak dahil ito ay mapanganib kung kaya ipinagbawal niya kaagad ang mga salita.
Nang maglaon, sa kahilingan ni Marie, nagbitaw si Zack ng isang salita mula sa device kasama ang isang utos upang mawala ang pagmamahal sa kanya ni Marie. Gayunpaman, sinabi niya na walang nagbago. Dahil sa pag-aakala ng mga ahente ng gobyerno na sinubukan muli ni Zack ang pagmamanipula, siya ay ikinulong at pinagbawalan na makipag-usap sa sinuman. Gayunpaman, sa ganitong estado ng pag-iisa, ang isip ni Zack ay nagsimulang gumala sa kaibuturan ng kanyang kaalaman at gumawa ng paraan upang makahanap ng solusyon, isang antidote. Ang mga kaisipan at nakakakilabot na tunog ay dumaan sa kanyang isipan hanggang sa maging malinaw sa kanya ang solusyon. Alam na niya kung saan hahanapin ang antidote. Desperado na mahanap ang panlunas, hinikayat ni Zack ang gwardiya na pumasok sa kanyang silid at binigkas ang isang salita na nagpatigil sa kanya na gumalaw at siya ay tumakas. Pumunta siya sa tahanan ng ama ni Theo kung saan alam niyang mahahanap niya ang antidote. Napagtanto ng tatay ni Theo na alam na ni Zack, siya ay nag-alok na tulungan siya. Dumating din si Marie sa eksena at ipinaalam sa kanya na wala na siyang oras. Sa sandaling iyon, sinugod ng mga opisyal ng gobyerno ang lugar at inaresto si Zack. Biglang nagsimulang tumugtog ng melody ang tatay ni Theo sa kanyang piano. Nang tanungin kung ano ang kanyang ginagawa, sumagot siya na binibigyan lang niya sila ng antidote. Pagkatapos ay hinamon niya ang mga ito na gumamit ng anumang salita habang siya ay nagpapatugtog. Ginawa ito ng opisyal ng gobyerno at sa kanilang pagtataka, wala itong epekto. Pagkatapos ay isiniwalat ng tatay ni Theo na kapag tumutugtog ng Mozart, lahat ay nasa parehong frequency. Nagpatuloy siya sa pagsasabing ang musika ay nagne-neutralize sa lakas ng mga salita at ang Mozart ay nagpoprotekta sa mga tao laban sa aklat na naglalaman ng mga salita. Sa madaling salita, nire-reset ng musika ang lahat. Ang huling bahagi ay ipinakita mula sa pananaw ni Theo. Nabunyag na siya ang naghulog ng mansanas para makausap ni Zack si Marie. Inihayag din na si Theo ay mayroong mababang frequency. Ang sumunod ay isang interesting na teorya sa pagitan ni Theo at ng kanyang ama. Naniniwala ang kanyang ama na ang mga tao ay maaaring makatakas sa pagkakakulong ng parang makinang pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng imahinasyon at ang kanilang konsepto ng malayang pagpapasya. Si Theo, sa kabilang banda, ay naniniwala na ang lahat ng mga tao ay mga makina at sila ay predictable. Lahat ng ginawa ni Theo sa panahon ng pelikula ay sumasalamin sa mismong mindset na ito, mula sa kanyang pagtulong kay Zack na kontrolin ang mga frequency hanggang sa kanyang proyektong pang-agham na nahadlangan ng atraksyon ni Zack at Marie. Sa ibang lugar, magkasama sina Marie at Zack at kinuha ang kanilang mga resulta mula sa doktor na nagbibigay sa kanila ng mga dosis ng Mozart, Bach, at Pachelbel bilang mga gamot. Kinumpirma din ng doktor na ang damdamin ni Marie ay hindi dahil sa pagmamanipula. Ang pelikula ay nagtatapos kung saan makikita si Theo na matagumpay niyang natuklasan ang Universal na Symphony, isang kumpletong kaalaman sa mga bagay na magpapahintulot sa kanya na mahulaan kung paano mangyayari ang anumang pakikipag-ugnayan o kaganapan. Na nagiiwan ng tanong na, mayroon bang sino man sa pelikula ang nagkaroon ng malayang kalooban o produkto lamang sila ng kanilang mga frequency. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.